So ito yung tulay, galing tayo doon, papasok to ng sentro ng Bugi. So ito yung mga bahay dito, yan po mga bahay, papasok papunta sa Kabaritan yan. Ito diretso dagat, ito naman yun papuntang plaza. So and pumunta tayo dito para tignan yun ano yan, Crab Festival ng Bugi. So nandito tayo sa bayan ng Bugi dahil sa Crab Festival. Pero hindi po ngayon, tapos na noong ano, October 25-27 2023. Bali, nandito tayo noon pero papunta tayo sa Maynila dahil nagpagamot. Sinamahan ko yung mother ko, naglagay kami ng gigastomy sa pinapasa kong hospital. So hindi ko na picture yung mga different crops. More than 1,000 kilos ang niluto para pagsalusaluhan ng mga bisita at sa mga taga dito. Ang problema lang, kinakapos ang supply ng craft beer sa Bugay dahil ang mga trabaho po ng mga karamihan dito sa amin kumpradora yung mga namimili ng madaling araw, nilulubos nila sa Tugigaraw. So magtatayo tayo ng crab patenting sa ating Pispan along the highway lang para magsusupply tayo kung sino yung may gustong bumili, pero maglalagay tayo ng patong ng konti. Kasama ko si Kadong, galing tayo sa Pispan, inayos natin yun, tarpaulin natin. So ito yung papasok. So ganito po dito sa bayan ng Bugi or Crab Capital of the North. So ito yung papunta sa plaza saka sa Peace Port. Yan po yung bilihan, kaso nga lang yun, niluluwas nila yung mga isda. So ayan po, so bye bye po. So andito tayo kasi magtatayo tayo ng ano, crab patenting business dito sa ano, sa Bugay Cagayan. So dito yung crab capital of the north dito sa Bugay Cagayan, kasi may ilog tayo na ano, brackish water yun, Bugay Lagoon. So yearly nagluluto sila ng almost 1 ton to 1 ton of crabs, isang tonelada. So pupunta yung mga gustong kumain ng libreng lutong pagkain na crabs sa ano, sa iswalo dinadao sa malapit sa munisipyo or crab hotel. Hindi tayo nakadalo noon dahil dinala natin yung mother ko sa hospital sa Manila, palagay ng gigastomy tube. So hindi ko nakita, ang dami palang pumunta na ano, mga YouTube vlogger. Pati si Pinoy Palaboy, nakita ko may crab festival sa Bugay Cagayan, sabi niya. So eto, naggawa tayo ng tarpaulin kasi nga sa sobrang demand ng crabs dito sa Bugay Cagayan, kulang yung supply. Diba may pumunta dito na dayo, naubusan na sa Peace Port, naghanap sila, so mag-order sila. Kung matatagpuan nila yung peace pan natin, may available tayo mga 10 to 20 kilos per week. So ito po siya, nagpagawa ko ng tarpaulin para makita. So nilagay natin dito, inaalaga natin yung mga crablet saka malalaking crabs. Pero naghalo tayo ng tilapia saka bangos, konting tilapia saka konting bangos galing sa DA. Hopefully mabubuhay natin sila para by May may maani po tayo. So yun po yung abangan natin na i-upload natin. Bali ang ginawa natin dito kasi bumababa yun ano niya, yun pilapil, nagpatambak tayo, natapos nila ng 10 weeks or 2.5 months. Ang nagtambak dito sa 10 hanggang 15 per day na katao. So binigyan natin ng allowance sila para makatulong tayo sa budget nila sa pagpapaaral, kasi ano nun, pasukan ng mga high school or college mga anak ng mga tao dito dahil bihira na po ang hanap buhay dito. So eto, nagpatambak tayo kasi nung bumagyo ng Guring saka yun isa nakalimutan ko na bagyo, umapaw. Halos karamihan ng pispan dito umapaw.
Eto nagpa ano yung kapatid ko, nagpatambak hanggang Bewang or Balikat, pero bumaba na yun tambak. Hopefully within 5 months hindi ito bababa, pero by this time wala naman malaking inasahan natin na bagyo na pwede pumasok ngayon, pero hindi pa rin tayo pakasigurado kasi itong December may mga bagyo pa rin na pwedeng ano, matamaan tayo dito sa Bugay, Cagayan. Hopefully wag naman po sana, kasi after 1 month, 2 months malalaki na yun bagos natin sa katilapia. Pero pinaghalo po namin para titignan natin kung hindi kakainin ng mga tilapia yung mga bangos, kasi S3 at yung mga bangos na nakuha natin ang binigay ng mga ano, taga Bureau of Fisheries before, pinamamahagi ng DA sa buong Pilipinas. So nakakuha tayo, nagpalista tayo, nakakuha tayo sa munisipyo, provided ng, hindi munisipyo pala, provided ng DA sa Bureau of Fisheries, dahil meron dito sa Bugay. So ito po yung ano, yung crab patterning box natin. Ang pinag-alaga natin ng crab patterning box doon sa kabila, kasi kapag naarawan po yung crab box na may laman na alimango, namamatay. So wala pong ano dito kasi, nipa or nyog, na kapag tanghali na mainit na po, natatama na yun ano. Eh doon may nipa sa kanyog na nakakaharang sa araw, kaya hindi namamatay yung nilalagay natin na crab box doon sa kabila. Pero dito balak natin magtanim ng nipa sa loob kahit doon. Yan. Para may silungan yung crab box natin. Tapos dito tayo mag-alaga. So dito tayo kumukuha ng mga alimango every week. At least may nakukuha tayo ng 5 kilos, ganun lang. So ang gagawin natin, dahil di natin kayang supplyan lang ng galing dito sa Pispan ng mga crabs, dahil 2.4 hectares daw lang to, hindi niya kayang supplyan yung 10 to 20 kilos per week. Mamimili tayo sa mga mangingisda sa labas, tapos yun patatabay natin ng 2 to 3 weeks ang isang buwan. Kung mataba na siya, may for sale na tayo. So maglalagay tayo mga 300 boxes, kasi may 350 boxes tayo doon. Yun iba medyo may mga ano, bitak, kaya hindi pwede na. So more than 300 yung box natin. So kung confident mo doon, kung naglalaman yun ng 300 to 400 grams pataas, so tatlong piraso na crabs sa isang sa isang kilo or apat na alimango. Yung apat na pieces na alimango, eksakto lang po yun laki niya. Kasi kung ang ilalagay mo yung mga 1.5 kilos, 1 kilos, 1.5 kilos, pag namatayan ka ng dalawa, tatlo, malaking habulin mo na puhunan. So usually ang ilalagay natin yung mga 5 pieces per kilos, 4 pieces, 3 pieces, maganan. So eto yung mga pilapil, bumaba na siya ng konti. Pero siguro magtatagal naman to ng 1 to 2 years. Talagang bababa kasi maugat. Ang ugat ng barangbang, ticker. Yun hindi ano, pure na lupa or putik. So andyan yung crab box natin. Ay crab box natin, crab tarpaulin natin, crab patin yung YouTube. Kaya ako nilagay ng YouTube kasi nga para ma-disseminate in business natin. So sa ilalim niyan, naglagay tayo ng tilapia. Hindi ko alam kung 10,000 or 20,000 at saka bangos, ganun din yun ano. Sana may mabuhay po. So yan po yung bahay kubo natin, eto, tapos yung floating cage natin, floating ano natin, floating house, yan po. So yun po yun ano, negosyo natin na i-update natin kada linggo, every 2 weeks or monthly, para makita natin yung paglaki ng tilapia or bangos, para kung may kita ba or wala, para kung kumita yun, may gagayahin yung mga ibang farmers dito, dahil wala talagang naging successful dito na fish pond, kasi nga palagi silang umaapaw kapag nagbabagay, palagi silang binabaha. Usually wala rin nakukunan ng seedlings or fry kapag
mga buwan ng January, February, dahil ang labas daw ng mga fry sa Minanga or kinukuhanan ng mga fry ng bangos ay May. Pag nag-alaga ka ng bandang May, ganun, June, ano na yan, may mga malalaking ulan na, malalaking baha. Ibig kong sabihin, umaapaw yung pispan. Nalulugi lagi yun, yearly na nalulugi lagi yung mga ano dito, pispan operator. Kaya hindi masyadong improve. So yung mga linuto po sa ano, crab festival, yung mga nakukuha sa wild, syempre madami rin mga pinubayad yung mga pispan operator. So eto po yun, i-update natin weekly, every 2 weeks or monthly, para makita natin kung anong mangyayari sa negosyo natin, kung pwede pang pagkakitaan ng maliliit natin na farmers or pispan operator. Kahit in crab patterning na lang, kung may budget yung mga pispan operator or yung mga mangingisda natin, kasi wala na pong nahuhuli masyado sa dagat, sa bukid naman may mga reaper na, so madaming nawala ng trabaho po dito sa atin sa Bugay Cagayan. Yun po yun pwede nating maitulong sa kanila, na pwede nilang gayahin mag-patterning ng mga crabs, kasi mura yung mga payat na crabs po. Tapos after 1 month muna patatabain, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, kapag pipiliin mo na yung mataba, yun yung pwede mong ibenta. Lalagyan mo ng patong syempre para may incentives yung pinagpaguran mo pagpapakain ng araw-araw, yung pag-asikaso mo sa crabs, mga namamatay para na patenin, kasi may mga namamatay din, yun habulin mo, kaya may patong na. Halimbawa, nabili mo ng 400 yung mga payat, patatawin mo, pwede mong ibenta ng 600, 300 siguro per kilo. May kita na po ng konti doon. Pero hindi pa natin masyadong gamay, kaya yun po yun i-update natin weekly or every 2 weeks or monthly. In vlog, sa vlog po natin. So maambon po ngayon. Kanina maambon din nung bumili tayo ng feed sa Pattaw, pakain natin sa mga malilit natin na tilapia. So nagpakain na kami, tumigil yung ambon. Ngayon umaambon na naman. Kaya pasok po tayo muna sa bahay kubo natin. So andun po yung crab tarpaulin natin, crab patterning tarpaulin natin. So hanggang dito na lang po.